Pinalalakas ng tatlong bagyo ang habagat na nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. At para bigyan po tayo ng update sa magiging lagay ng panahon, makakaparehan po natin si Ms. Veronica Torres, ang weather specialist ng PAGASA Weather Forecasting Center. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali din po sa inyo, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa UNTV po. Opo. Ma'am, yung po bang gaano po ba nakaka-impluwensya ngayon itong tatlong bagyo na ito na sinasabi at dito po sa habagat, ma'am? Opo, sa kasalukuyan na po yung mga bagyo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility pati yung mga ibang bagyo sa labas ay nakaka-enhance sila ng habagat, kaya yung mga parts lalo na sa may western section ng bansa natin, naasahan nga natin na may mga malalakas na pag-ulan. So may ibang areas na posible yung 50 to 100 millimeters of rain. May iba naman na nasa 100 to 200 millimeters of rain. Opo. Ma'am, ano po bang mga lugar ang naapektuhan ngayon at na nagkakaranas ng mga pag-ulan particularly? Opo, particularly yung pinag-uusapan natin is yung bagyo. Yung mga nasa Batanes area for tomorrow, 50 to 100 millimeters of rain posible. Yung mga area naman na with regard sa may southwest monsoon, mostly dito sa may bandang Ilocos region, pati na rin sa may Abra, sa may Benguet, pati na rin yung ibang areas dito sa Metro Manila, meron din sa may Bulacan, sa may Pampanga, sa ilang parts, malaking bahagi rin ng Mimaropa affected ng mga pag-undan dahil po sa southwest monsoon. Mga hanggang kailan po kaya natin mararanasan itong maulang panahon sa mga nabanggit po ninyong lugar, ma'am? Opo, kung sa may dito sa Metro Manila, kasi sa ating 5-day weather outlook, posible pa rin na maging maulan hanggang sa dulo na ating weather outlook. Pero kung dito naman sa may bandang southern Luzon, posible hanggang around September 5 na maging maulan, which is until around Tuesday. Ito po bang si Hana, ma'am, ay may in-expect tayo na ito yung magla-landfall o kailan din po ito lalabas ng Philippine Air Responsibility? Sa lukuyan naman ay mababa yung chance ng landfall na nakikita natin. Then, posibleng lumabas ito na ating Philippine Area of Responsibility possibly around mga Monday. Ilang bagyo po ba ang in-expect natin na papasok or mabubuo po sa PAR ngayong buwan po ng Setyembre? Ngayong around September possible, titingnan natin kung abot tayo ng around 2 or 3. Alright, maraming salamat po, Ma'am Veronica Torres. We appreciate your time po, ma'am. Salamat din po. Ingat po.